Aries, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ay isang energy update for you from June 16 to 30, 2023. This is a general reading. So, maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Panoorin nyo rin yung inyong Sun, Moon, Rising, and Venus para sa iba pang mensahe. Meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. And thank you so much po sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga readings. And also, if you are interested in private reading, this is the best time to get one dahil meron tayong 50% discount sa lahat ng mga services na ino-offer. If you book from June 11 to June 30, so you can check the services that I offer sa aking website, mrqueenph.com. Lahat po ng information nasa description. Paki-check na lang po. And also, pa-follow like ng ating mga social media accounts, Facebook page, Instagram, at TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. Okay. Aries, ano? Ano ang update for you? June 16 to 30, second half ng June. Debilitated, discomfort. Naku, may tension. Pwedeng may tension sa pera. Pwedeng may nag-aagawan sa pera or merong power tripping pagdating sa pera. So, let us see what else. Bakit? Merong square eh. Parang, I feel like merong mga taong again sa mga plano mo. Oo. Or possible rin na meron mga tao na hindi nagugustuhan na nakikita kanilang ano, nakikita nila na masagana yung buhay mo with Jupiter here. So, nako, iwas-iwas na lang sa pag-flex sa social media. Kasi, nako, prone yan sa mga evil eyes. Maari ring merong hindi magkasundo sa inyo sa pera. Pwedeng partner mo, romantic, pwede ring business partner. Na pwedeng mag-cause ng end ng connection or ng relationship nyo sa isa't isa. O, diba? Five of Swords. May competition. Someone is very competitive sa'yo. And ito yung tipong ayaw niyang malalamangan. Can be a fire sign, kapareho mo. Aries, Leo, Sag. But I think, meron kang ano eh, parang ikakat mo yung connection dito. Ikakat off mo tong person na to sa buhay mo. Lalo na't nalaman mo yung totoong intentions niya sa'yo. Kasi Wheel of Fortune is also karma. So, if wala ka namang ginagawang masama sa taong to, at ganito talaga yung ugali niya towards you, then this person is going to face yung kanyang karma. And also, with the Five of Cups here, may losses. Oo, maaring magkakaroon ng ano, tension between the two of you na pwedeng umabot sa ano, sulian ng kandila. Yun yung tawag, 'di ba, pag nag-away, sulian ng kandila. Mahirap rin yung ganyan, no. Let's see ano pa. Let's see. Queen of Pentacles. Oo, pera. I think pera yung pinag aawayan rito, yung issue dito, or resources, pwedeng lupa. Nasistress ka. With the Justice card, pwedeng may mga court cases or dinala sa barangay. Bakit ganito yung reading nyo, Aries? Of course, hindi naman to magre-resonate para sa lahat. But mukhang merong magpapasakit ng ulo mo pagdating sa ano, competition, laban, away, pwedeng dadalhin sa court. Oo.
pwede ritong ano, yung pera, no? Merong involved na pera na hindi naibigay or parang may nanloko kasi may losses eh. So pwedeng ikaw may nanloko sa iyo. Tapos idinemanda mo, medyo magulo. Mm-mm. And it may cause you a lot of stress. Mm-hmm. Lalo na kung ikaw yung tipo na ano, na mabait. Yung tipong kapag merong nang hingi sa'yo ng tulong, eh, tulong ka kaagad. Pag merong umiyak sa harapan mo, tutulungan mo agad. Mm-mm. Let's see. Pero dito lalabas yung mga, ano, totoong tao. Ibig sabihin eh, kung sino talaga yung may magandang intention sa'yo. Mm-mm. Ano to eh? Dalawang parties. Pwede kasi tong dalawang mag-asawa yung nagbabangayan. Mm-mm. Pwedeng magkamag-anak, no? Let's see, ano pa? Mm, merong recognition. Some of you are going to be recognized. Yung tipong merong kang award na matatanggap dahil sa hard work mo, sa trabaho mo. Yes. Marami sa inyong masipag, Aries. Ang daming opportunities na dumarating sa inyo dahil sa kasipagan ninyo. Kaya siguro parang merong ano, merong mga forces around you that are trying to bring you down. Dahil syempre, ay iba ayaw nila nakikita na may umuunlad, 'di ba? Lalo na sa ano to, sa family. Siguro may family issues kayo. Tipong may asawa ka tapos yung kapatid mo or kapatid ng asawa mo or kamag-anak ng asawa mo, kamag-anak mo, medyo nagkakagulo. But I think when it comes to your career, finances, nakasalalay sa sipag mo, no? Sa dedication mo, yung pag-unlad or yung success, yung pasok ng pera. Fox, shadow work. There are no shadows without light. Ito ha, to be honest, maaring yung iba sa inyo meron kayong parang meron kayong responsibilidad sa isang tao, sa isang sitwasyon na pinasok ninyo. Na kailangan yung maging aware na kailangan yung panagutan. Mm-mm. You are the light. It is safe to step fully into your light. Yes. So ano lang, aminin, no? Yung pagkukulang, yung kailangang gawin para masolusyonan. Kasi you need to cooperate, no? Para maayos ito. Kasi kung hindi ka makikipag-cooperate, pwedeng lalong gugulo yung sitwasyon. Na pwedeng mauwi sa ano, demandahan, ganun. Dating queen. Oh, maraming interested rin sa iba sa inyo, no? Lalo na if you are single. May mga offers na ano, short-term relationship. So, be careful sa mga intentions na nagkakaroon ng interest sa inyo romantically. Dahil, baka hindi naman pang matagalan yung intentions nila. So, syempre, depende rin naman yun kung i-allow mo, kung okay lang yun sa'yo. Kasi may mga ganun naman na sila, open sila sa mga not-so-serious relationships. May mga flings. Oh, groundhog spirit. Time to let go. Yes, you may be letting go of a connection, situation, or yung mga bagay na pinanghahawakan mo because you feel na you have control over it, pero ang totoo, wala ka ng control doon. Okay. So, that's why you have to be more open na may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin at all we can do is to surrender. And some of you, it's time na i-let go nyo na yan. Pwedeng may i-let go kayo na sama ng loob.
may ililet go kayo na connection relationship. Dahil medyo magulo na yung situation nyo, pwedeng toxic na. And hindi to makakabuti para sa inyo moving forward. So you may be letting go of that. Okay? So that is your reading, Aries. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Aries. See you again.